Mga Rock and Roll. Chef Roger once again. Ngayon, off day namin. Siyempre, pag off day, alam nyo na, masarap mag-movie marathon. Siyempre, habang manunod tayo ng movie, kailangan mayroong pika-pika. Tara, gawa tayo ng nachos. Samahan nyo ako. Ito mga sangkap natin. Gagamitin natin para sa ating nachos. Meron ako ditong nachos. Tortilla. Iiwain na natin siya mamaya. Then, pe-prituhin natin. Sa ating beef naman, gamit tayo ng ground beef. Ating onion, garlic, pang-isa. Vegetable natin. Cucumber. Tomato. Maglalagay din tayo ng tomato sauce para sa ating beef. Sa ating cheese sauce naman, gagamit tayo ng cream. Tsaka ating cheese. Tara, start na tayo. Okay guys, ito yung nachos natin. Iwain lang natin siya ng 8. 8 part. Yan, ate. 1 part. Tapos ate, inulit natin. Gagawa lang tayo ng triangle. Okay, cucumber natin. Tanggalan na natin siya ng edge. Iniwain na natin siya ng maliliit. Yan lang. Para madali natin siyang makain. Yan. Then set aside lang natin. Okay. Tomato naman natin. Huwain lang natin siya. Mas maganda guys, tatanggalin natin yung seed. Para medyo malinis ang ating tomato. Yan. Dinisin na natin siya. Hot edge. Then, gawa lang tayo ng cubes din. Okay guys, ito na yung cucumber at tomato natin. Set aside lang natin to at proceed tayo sa next step. Yung nachos na naiwan natin. Ngayon, pipirituin na natin siya. Haluin lang natin hanggang sa mag-crispy ang ating nachos. Ito na ang ating nachos. Luto na siya. Then, strain lang natin. Then, proceed tayo sa ating next step ulit. Okay guys, mag-start naman tayo sa ating beef. Ngayon, magigisa lang tayo. Lagay tayo ng oil. Then, lagyan natin ating onion. Next, ating garlic. Then, ating beef giniling. Tayo ng ating pepper, salt, then mix lang natin. Mix natin ating tomato sauce. Paalala ko lang guys, itong tomato sauce, optional lang din to, depende sa inyo. Pwede kayong gumamit ng beef, lalagyan nyo siya ng oyster sauce. Depende sa inyong panlasa. Pero sa akin kasi, kaya ginamit ko yung tomato sauce. Gusto kasi medyo lasa ng bolognese yung ating beef. Kaya ano, mas malasa siya. Then after nito, okay na. Then gagawa naman tayo ng ating cheese sauce. Okay guys, done ang ating beef. Set aside na natin siya. Cheese sauce naman tayo. Okay guys, gawa naman tayo ng ating cheese sauce. Maglalagay lang tayo ng cooking cream sa ating paalala lang ulit guys, depende to sa quantity na gagawin nyo ha. Kung gaano kayo karami,
ganun din karami yung volume na gagawin nyo. Since ito siguro kung 3 to 4 person lang siya. Para sa mga tropa natin. Yan. Antayin lang natin uminit ang ating cream bago natin ilagay ang ating cheese. Kaya ginamit ko pala dito ang cream. Supposedly, dapat gamit natin dito is milk, tapos yung roux, yung butter, tsaka yung flour. Since ang aking cream ay medyo malapot naman siya, kaya hindi na ako gumamit ng roux. Kasi pag nilagyan natin to ng cheese, lalo pa siyang lalapot. Warm na ang ating cream, kaya lagay ko na ang ating cheddar cheese. Kung meron kayong parmesan cheese, depende sa inyo, maganda rin gamitin. Kaya ng cheese, basta makagawa tayo ng cheese sauce. Pero mas the best kasi to ang cheddar cheese kasi yung kulay niya bilaw. Kaya pagka natapos siya, talagang kulay cheese sauce talaga ang dating niya. Yan, haluin lang natin siya. Then hanggang sa madissolve na natin ang ating cheese, maghalo na ito sa cream, titimpla lang natin. Pero alayin lang tayo sa ating salt ha, tsaka pepper, kasi yung cheese medyo maalat na ito. Ito lang ating cheese sauce. Ngayon, titikman lang natin kung mag-add pa tayo ng ating salt at pepper. Ka-add lang ng konting salt. Tapos konting pepper. Then, okay na. Ready to serve. Roll. Ito na ating nachos. Tapos na tayo magluto. Sana may natutunan kayo sa ating bagong menu ngayon. Alam nyo na ang kasunod. It's movie marathon time. Rock and roll.